isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Dala pa ito ni Odette. Oo pa lang. Kaya magdasal tayo ngayon para sa lahat ng sinalantaan ni Odette. At sana wala nang iba pang darating, hindi natatapusin ang lahat ng letra sa alphabet. Ngayon po, ika-apat na linggo na ng Adviento. Ika-apat na araw na rin ng simbang gabi, Misa di Gallia, Misa Aguinaldo. Yung mga Misa di Gallia na siyam na araw bago magpasko, bago isilang Panginoon, ay dedicated po yan sa mahal na Birhen. Nagdadasal tayo na kagaya niya, sasabihin din natin, matupad sa akin ang sinabi ng Panginoon. Kaya sa una pong pagbasa, ilang gantaon bago pa isilang si Kristo, sinabi na ni Propeta Mikas, isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Sinabi na ng propeta. At paano isinilang? Sinabing, let it be done to me according to your word. Pagsunod, noong sinilang yung Mesiyas, ganito ang kanyang sinabi. Na narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi na ng Mesiyas nung niloob ng Ama dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan na maging tao ang banal na diwa kaisa sa kanyang pagka-Diyos, sinabi nung banal na diwa, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban. Sinalamin ni Maria. Sinasalamin din ni Maria, yun ang aking sasabihin ngayon, yung ubod ng ating pananampalataya pagsunod kay Jesus. Pagnilayan po natin ang sinabi ni Gerald Manley Hopkins, Jesuita, sabi niya, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, and makes a wonderful new Nazareth in us, where we shall yet conceive Him morning, noon, and night. Yun ang ating tadhana. Yun ang ating dapat gagawin. Ipaglihi si Kristo morning, noon, and night daw sa bawat sandali ng iyong buhay, paglilihi mo si Kristo sa iyong kalooban, sa iyong puso. Paglilihi hanggang masasabi mo, gaya ni San Pablo, I live now not I, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa aking kalooban. Pag masabi mo yan, tunay na Kristiyano ka. Wala pa sa atin, ilan lang sa atin ang nakagagawa niyan, yung mga santo. Kaya araw-araw, morning, noon, and night, sisikapin natin na ipaglihi natin si Kristo sa ating puso. At babalik tayo sa Ebanghelyo. Noong sinabi na ng mahal na Birhen, be it done to me according to your word, nasa Ebanghelyo na tayo ngayon. Anong ginawa ng mahal na Birhen? Hindi siya nagsasabing, wow, ako maging ina ng Mesiyas na pinahayag na ng mga propeta. Hindi. Hindi nagtaga. Si Maria ay nagmamadali. Mahalaga sa akin itong nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kanyang pinsan. Kasi nabalitaan niya, matanda na si Elizabeth, naglihi pa. Eh alam natin, pag matanda na mahihirapan na yan sa panganganak, nagmadali ang mahal na Birhen pumunta. At yun ang tatlong sasabihin ko sa inyo ngayon bilang pagbabahagi tungkol sa mga pagbasa. Misyon,
Joy, service. Pag napaglihim mo na, naipaglihim mo na si Jesus sa iyong kalooban, nagmamadali ka dapat napupunta sa mga taong gusto ng Diyos na pagsilbihan mo. Kung hindi, hindi totoo na pinaglihim mo na si Jesus. Baka ginagamit mo lang ang Diyos para sa sarili mong kapakanan. Tapos kalimutan mo na kung hindi mo na siya kakailanganin. Susundin natin ang mahal na Birhen. Dadalhin natin si Jesus. Yun ang ating misyon. Dadalhin natin si Jesus sa iba. Gaya ng mahal na Birhen, dinala sa kanyang pinsan. At bakit tayo pupunta roon? E mabuting balita nga eh. Kaya yun ang pangalawa, tuwa. Dadalhin mo si Jesus sa mga taong nais mong paglingkuran para magbigay ng tuwa sa kanila. Gaya ng, dahil sa tuwa ni Elizabeth, buong galaksiyang nagsabi, pinagpala ka sa mga babae, pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. At si Juan Bautista, na fetus pa lang, gumagalaw na sa loob ng tiyan ni Elizabeth. Sumisipa yung mga bata eh. Siguro dahil sa tuwa, napasipa si Juan Bautista doon sa sinapupunan ni Elizabeth. Tuwa! Paligayahin mo yung iba. Yun ang dahilan kung bakit ka nagiging Kristiyano. Suriin natin ang ating budhi ngayon. Ilang tao ba ang natuwa dahil sa pagdala ko kay Kristo sa kanila? Unang tanong pa nga, nagdala ka ba? Pinaglihi mo ba sa iyong kalooban? Tapos dinala mo ba? Nung dinala mo, nagbigay ba ng tuwa? Minsan, ang tuwa, panandalian lang. Pero sabi ni Pope Francis, kaya may nagagalit din kay Pope Francis kasi hindi niya inaayunan niyong madaling gawin na Kristyanismo eh. Sabi niya, para ang tuwa, pang matagalan, dapat may katarungan. Pero masasabihan ka ng ganyan, eh hindi ka nagbibigay ng tamang sahod sa iyong mga empleyado. Eh hindi ka nga matutuwa niya. Pero sabi ni Pope Francis, kailangan ang tuwa pang matagalan. Kaya tinayo niya yung Laudato Si. Action platform. Action ang gusto niya. Magbibilangan tayo. Kaya, marami na po ang mga obispo sa Mindanao halimbawa, inorganisa na ang kanilang mga katutubo. Kasi 21 dioceses sa Mindanao, 18 po niyan may katutubo. At napakalaki ng ancestral domains na binibigay ng gobyerno sa mga indigenous people. Gusto ng mga obispo, tamnan ng kawaya. Ay kaya, nagkukumahok din po ako makipag-partner sa Microsoft. Hindi lang Microsoft Philippines, yung Microsoft na mataas doon. Mga CEO ang nakaka-zoom ko ngayon para mabilang natin kung ilan ang kawayan na naitanim ng mga katutubo sa ating tulong. At ano naman ang natitutulong na iba? Yung isang universidad sa Cagayan de Oro magtatayo ng Bamboo Tissue Culture Laboratory. Diyan, test tube. Sa test tube, hindi ka naman mamutol noong mga sanga ng kawayan. Sa test tube, science ngayon gumagawa, daang libo na seedlings maaari mong gawin. Kaya, ang tuwa na mga katutubo, dahil sa ginagawa ng mga obispo, dahil sa ginagawa ng mga tao na nasa universidad, dahil sa ating panalangin, pangmatagalan, dahil pangmatagalan niyang kawayan eh. Mission, joy, service. Ang mahal na Birhen, naglingkod din. Kasi siya bata pa. Siya siguro ang nagwalis doon. Hindi na niya pinapatrabaho si Elizabeth. Naglingkod ang mahal na Birhen. Yeah, sa ating paglilihi, paghahambing lang po yan. Sa ating paglilihi, kay Kristo, sa ating kalooban. Morning,
noon and night. Mission, joy, service. Pag-isipan po natin kung paano natin mapaglingkuran ang ating mga higit na nangangailangan, kapatid. Ngayon na hindi pa tayo nakaligtas sa COVID, ngayon na may darating na pandemya, ang tawag dyan, election fever ang tawag, na ang dami na namang mga ngako, tapos wala naman nangyayari. Pagkaraan ng mga ilang taon, ganun pa rin tayo, mahirap pa rin tayo. Bakit? Hindi tayo tunay na nagiging Kristiyano. Hindi pang matagalan ang tuwa na ating binibigay. Kailangan may katarungan. Bunsod natin ang katarungan, bunsod natin ang kapayapaan, pagtanggol natin ang kaligasan. Yun ang ibig sabihin na paano magiging Kristiyano. At kung ginawa mo yan, may karapatan ka na magdiwang ng Pasko. Pero kung pampabigat ka lang sa mundong ito, wala ka ng ibang ginawa kundi magpayaman, kung ano-ano na lang na mga pagpalipas ng panahon ang ginagawa mo, hindi yung mga mahalaga, makutya ka naman sa sariling mong magsabi sa Panginoon at saka sa mahal na birhe. Hindi mo nagawa yung mission, joy, and service. Pagkatapos, gagamitin mo lang para maligaya ka ngayong Pasko dahil marami kang natatanggap sa GCash account mo. Baguhin na po natin ang mundo. Yun ang ibig sabihin ng ating pananampalataya. Tinulungan na ninyo kami. Papasalamat ito. Bilang pasasalamat na ito sa inyo. Naging very generous kayong narito at sa kayong mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Hindi kami namatay sa gutom dito sa Christ the King. Gusto rin namin bilang pagpapasalamat, hindi lang kami ang magpapasalamat. Si Father Rony, yung aming rector ng Shrine of Jesus, the Divine Word. Ngayon, magpapasalamat po si Father J. Flandes, SBD, nasa Hong Kong. Doon siya nagmimisyon, joy, service, sa karamihan. May mga incheck din, kasi ang galing din nila mag-incheck. Tagal na doon ni Father J, baka 20 taon na eh. Pero ang pinaglilingkuran nila, yung mga daan-daang mga domestic helpers sa Hong Kong. Kaya panoorin po ninyo, pagkatapos ng last song, communion song, magpapasalamat sa inyo, sa inyong lahat na narito ngayon, sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga monitor, ang taos-pusong pasalamat ng mga Divine Word Missionaries, mga SBD, na dahil sa inyo, nakakapunta kami ng Hong Kong. Pinakitaan na namin si Father Ryan Dino na padala natin sa Argentina. Dadating pa, Zambia, Kenya, Ghana, mga Pilipino na SBD. Na ang dami-dami po nating napadala na dahil sa inyong kagandahang loob. Kaya manalangin tayo ngayong Pasko na sana maisakatuparan po natin. Joy! Mission, joy, and service bilang pagtalima sa utos ng Diyos at bilang pagsunod sa halimbawa ng Mahal na Birheng Maria.